Ay, naku, mga kaps, ayun, may anay. Oh, no! Humahain ang anay dito. Oh, my God. Ay, ayan, nabuwal mga kaps. So, ayan yung mga anay, Lugan. Dami. Yan mga kaps, yung nakuha nating mga Gemelina. So, walang naging bahid ng kagat ng anay o damage man lang. Katulad to, manipis lang siya. Buo pa rin. Yan. Ito din, ganun din. Manipis lang din, pero wala siyang naging tama ng kagat ng anay. Dinaanan lang siya ng mga anay. Yan. So, isang katunayan lang yon na talagang hindi siya inaanay, mga kaps. Ayaw siya ng anay. Wow! Yan. Unlike dun sa ibang mga ordinary woods, binubukbok na inaanay pa. So, kung sa mga muebles lang, sa mga panel door, maire-recommend ko talaga na ang Gemelina ay okay. Sa hamba naman, I would suggest na kung mag-Gemelina kayo, mag-hardwood na lang kayo mga kaps para mas matibay yung kabitan ng screw kasi ng panel door. Karaniwang kasi pagka pinto mga kaps, mabigat yan eh. So kabubukas, pag natuyo kasi ang Melina, hindi ganun kapit yung screw. So, depende na lang din kung magaan lang yung pinto niyo. Pero kapag ka kasi pinartner niyo siya halimbawa sa mga mabibigat na pinto, hindi ko siya nire-recommend. Mas maganda pa rin kung halimbawa yakal ang hamba para makapit talaga yung screw ng ating mga panel doors. Pero sa mga katre, cabinets, sa mga sala set, dining set, okay na okay ang Gemelina wood, mga kaps. So I hope na may natutunan kayo sa video natin at meron kayong natuklasan, mga kaps, tungkol dito sa Gemelina wood.